naniniwala kami Panginoon na kung ang aming puso at aming pagkatao ay pinapatawad mula sa aming karunahan. Dugos kami makalawaan ang ating mga mabuting balita sa hapon ito. Dugutan mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at aming pinawalang bisa o Diyos sa laman ng hadlang nagagawin ng Diyablo sa daong lugar na ito ay ngayon pa lang, Panginoon, aming tinatakwil, aming pinawalang bisa sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. At ang tiling namin, Panginoon, ng iyong banal na gawain ay magtatagumpay sa hapon na ito. Pagkatagumpay ang iyong nagawain ay tupusin kami magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama, Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Mga kapatid, I would encourage you to open your Bible. Kung wala po kayo Biblia, mag-ilingan po tayo. Ang narasal ni Gospel is taken from the book of Matthew, chapter 4, verse 12 to 22. Matthew chapter 4, verse 12 to 22. Ito po ang nasasabi. Nabalitaan ni Jesus na ibinilanggog si Juan, kaya pumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazareth nanirahan kundi sa Kapernaum. Ang bayan ito ay nasa baybay ng tawa ng Galilea sa langahagan ng Zabulon at Neftali. Sa gayon ay natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang dumain ng Zebulon at dumain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibabaw ng Yordan, Galilea ng Hiten, itong bayan at abuha sa gitna ng kadiliman. Sa wakas ay nakakita na namimig ng ilaw, liwanag na taglay nito ay siya ngayon tumatanglaw sa lahat ng lugod na lugawi sa ilim ng kampayan. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo yung kaligtaan ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng tawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ng Pedro, at ang kapatid niya si Andres, sila ay nagpahagis ng lapat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga lakay ng mga tao. Noon din ay iniwan nila ang kanilang nanamat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa barka kasama kanilang ama at naghahayuman ng lampat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad niyang iniwan ang barka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang buong balita ng ating Panginoon. Talapagan ang Panginoon. So, tayo sa Panginoon ay sobrang dami. Praise the Lord. Tayo ay buhay na pong magsigupo, mga kapatid. So, tayo ngayon ay nagbalik na sa mga linggo ng karaniwang panahon. No? So, kaya ang pastor natin ngayon ay ang pagsisimula sa ministriya ng ating Panginoon Jesus sa Galilea. Okay? Una, mga kapatid ko ni Cristo, una niyang ipinahayag ang pagbalik loob sapagkat narito ang kaharian ng Diyos. Amen. Ano ba kayang ibig sabihin ng ating Panginoon yung sinasabi niya na kailangan kayo magbabalik loob at narito ng kaharian ng Diyos? Dahil ang ibig sabihin ni Lord na narito na ang kaharian ng Diyos, tumutukoy yan sa kanyang sarili. Amen. Kaya mga kapatid ko ni Cristo, sinabi ni Jesus, pagsisihan at taligdan ang mga kasalanan. Yan ang sinasabi sa verse 17, mga kapatid ko ni Cristo. Pagsisihan at taligdan ang mga kasalanan. Amen. Sa taas po ang mga may pagsisisi, taas ang mga kamay, pagpalain tayo ng Panginoon. Sa pagkasama ng ating Panginoon na pagsisihan at taligdan ang mga kasalanan, ito ay tumutukoy sa mabuting balita. Amen. Tungkol sa paghahari ng Diyos sa ating buhay na dapat ang paghahari sa ating ay kapayapaan, katarungan, at pag-ibig, mga kapatid.
Amen. Bakit sinasabi ng ating Panginoon na pagsisihan at kaligtasan ating mga kasalanan upang tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. Amen. Upang tayo ay magkakaroon ng katarungan. Dahil kung napapansin ninyo, mga kapatid ko ni Kristo, kung ang tao ay hindi magpapatawad sa mga taong nagbigay sa kanilang sama ng loob, ay hanggang ngayon, wala siyang kapayapaan. Amen. At hindi natin makamtan ang sinasabi ng ating Panginoon na magkaroon ng kapayapaan kung hindi ikaw magpapatawad sa mga taong nagbigay sa iyong sama ng loob. Naroon yung galit. Amen. Kaya mga kapatid ko ni Kristo, sinabi sa verse 14 to 16, anong sabi sa verse 14 mga kapatid ko ni Kristo? Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zebulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayan ng Jordan, Galilean, mga Hintel. Itong bayan na kapuwap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng malinis niyang ilaw. Liwanag na tagla nito, siya ngayon tumanglaw sa lahat na nalugami sa lilim ng kamatayan. Napapalot ng kaliliman ng kapatid ko ni Kristo. Amen. Sinabi ni Jesus sa John chapter 8, verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Napakalinaw sinabi ng ating Panginoon ng kapatid ko ni Kristo, ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. Amen. Anong sabi? Ang ating Panginoon daw siya ang ilaw ng sanlibutan. Ngayon mga kapatid ko ni Kristo, kung isang tao ay hindi nasilayan sa liwanag ng ating Panginoong Hesus, tingnan niyo ang kanilang mga mukha, mabigat, halos hindi na maipinta. Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo, yun yung mukha niya. Maipinta pa? Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid ko ni Kristo, ang ating Panginoong Hesus, sinabi niya siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang tinutukoy nito mga kapatid ko ni Kristo sa ating binabasa sa verse 16 to 17 sa wakas ay nakakita ng malinis na ilaw. Liwanag at tagla nito niya ngayon tumanglaw sa lahat ng lugami sa lilim ng kamatayan. Dahil ang lugar na ito, ang mga tao ay namumuhay sa kanilingan. Amen? Walang iba na makapagbigay sa atin ng liwanag kundi ang ating Panginoong Hesus mga kapatid ko ni Kristo. We should always remember that the light of Jesus ang siyang ilaw natin. Amen. Yan ang lagi din tatandaan natin mga kapatid ko ni Kristo. Kaya si Hesus ay nangaral doon sa kanyang Ama at gumawa ng mga himala. Ano ba mga himala ang ginagawa ng ating Panginoon? Nagpapagaling siya ng mga may sakit. Amen. At nangaral mga kapatid ko ni Kristo, mapayapa ang isang tao kapag mayroon siyang Diyos sa buhay niya. Kahit gaano pa kadami ang ating mga problema, amen, pero makakaya natin pasalin dahil nariyan ang ating Panginoong Hesus. Amen. Ang mga tao na bumuhay sa kadiliman, yun ang mga tao na bumuhay sa kasalanan. Amen. Kaya mga kapatid ko ni Kristo, walang iba na makapagbigay sa atin ng liwanag kundi ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagpapakinig ng kanyang mabuting balita at gawin ang kanyang mga itinuturo at mga halimbawa. At kapag yan ay ating nagagawa mga kapatid ko ni Kristo, hindi na tayo lumalimit pinaglalakad sa kaliliman kundi lumalakad na tayo sa liwanag ng ating Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, tandaan natin ang pagkabilang ko ni Juan Bautista ay hudyat na pagsisimula sa ministriya ng ating Panginoong Hesus mga kapatid ko ni Kristo. Hindi siya nag-iisa. Yung nabalitaan ng ating Panginoon na si Juan Bautista ay nabilang ko, yun ay hudyat na pagsisimula ng kanyang ministriya sa mundong ito mga kapatid. Alam ba ninyo na habang ating Panginoon ay nag-iisa
Amen. Kaya ang malingkod ng Diyos, tayo kapag nasa gawain tayo ng ating Panginoon, hindi tayo nag-iisa. Ang mga magagawa, hindi na nag-iisa. Kailangan din may makakasama. Kaya tayo mga kapatid ni Kristo, tularan ng ating Panginoon, na kapag tayo ay ang mission, ay kailangan mayroon tayong kasama. Mismo nga ang ating Panginoon Jesus ay hindi siya nag-iisa, kundi naghahanap siya na makakasama niya. Ngayon, mga kapatid ko ni Kristo, in verse 18 to 22, mga kapatid ko ni Kristo, in our gospel, tinawag ni Jesus at kanyang unang apat na mga alagad upang maging mga lakayan ng tao at sila ay sunod. Amen. Sinabi ng ating Panginoon, ikaw halika. Ikaw halika. Sumunod ka sa akin. Amen. Tinatawag. At ang mga tao ito ay sumunod sa ating Panginoon na walang pakinig-imig. Hindi na nagtatanong. Hindi tulad sa atin, kapatid ko ni Kristo, na laging may katanungan. Amen. Pero ang mga tao ito, hindi sila nagreklamo. Hindi na nagtatanong sa ating Panginoon, bagkos sila'y agad sumunod. Sa sinasabi ng ating Panginoon, halika, samahan niyo ako, sumunod kayo sa akin, mamalakaya tayo ng tao. In this verse, mga kapatid ko ni Kristo, may katanungan kung bakit kaya mga ordinaryong tao ang tinatawag ng ating Panginoon. Hindi ba kayo magtataka kung bakit mga ordinaryong tao na bakit mga mangingisda lang ang tinawag ng ating Panginoon upang sumunod sa kanya? Alam na ninyo mga kapatid ko ni Kristo, sa panahon ng ating Panginoon, maraming mga inukalo. Amen. Yung mga tinatawag ng mga Parisiyo, mga eskriba, sila ay mga matataas at ganda mga pinag-aralan ng mga kapatid ni Kristo. Sa panahon ng ating Panginoon, maraming mga inteligente. Amen. May mga marunong, pinagtataka tayo kung bakit ang tinawag ng ating Panginoong Hesus ay yung mga walang o mababaw na mga pinag-aralan. O hindi naman sa panahon ni Lord, ang tatawagin ni Lord yung mag-graduate. Amen. Yung mga high school graduate, mga college level, sigurado talaga yun. Mautak yun. Pero bakit ang ginawag natin yung Panginoon ay yung mga mangingisda, mga kapatid ko ni Kristo? Nangakaw, walang posisyon sa kanilang bayan. Amen. Bakit hindi tinawag na natin Panginoon, mga kapatid ko ni Kristo, yung mga tao inirawa nila kanilang sarili na sila ay magaling? Amen. Sila daw ang tama. Maraming nangangaral ngayon sa panahon ito, mga kapatid ko ni Kristo. Ganun din. Pero bakit sa panahon natin Panginoon Jesus, hindi yung mga magaling nangaral ang kanyang pinatawag? Bakit kaya mga mangingisda, mga kapatid ko ni Kristo, bakit mga ordinaryong tao ang napili ng ating Panginoon upang sumama sa kanya sa pag-mission ng mga lakay ng tao? Bakit hindi yung mga high school level? Bakit hindi yung mga college level? Hindi yung mga college graduate? Hindi yung mga magaling sa Biblia? Magaling sa lahat ng bagay na itinuturo ng sarili nila na silang magaling at silang dapat paniwalaan. Amen. Bakit kaya mga kapatid ko ni Kristo? Marami ngayon sa panahon ito. Bakit? Bakit kami? Bakit sila? Hindi na magaling sa nangaral? Bakit kami? Amen. Itinuturing sarili na magaling. Pero sa panahon ni Lord, hindi sila pinatawag ng Panginoon. Bagkos ang pinatawag ng Diyos ay ang mga mangingisda. Bakit? Kapatid ko ni Kristo, too much knowledge is too much dangerous. Amen? Karamihan sa kanyang mga disipulo, mga kapatid ko ni Kristo, ay kulang sa pinag-aralan. Tandaan natin yan.
kanya at kamalakaya ng mga tao. Hindi niya tinatawag ni Lord yung mga degree holder. Hindi niya tawag ni Lord yung graduate galing sa mga private school. Amen. Bakit? Dahil ang mga tao, katulad ng mga Parisiyo, katulad ng mga Eskriba, nangangagaling! Pero, mataas ang kalutuban. Mga hampok, itinuturo sa sarili na sila nangangaling! Kaya sabi ni Lord, hindi kita puli-puli. Kayo mga mataas sa pinag-aralan. Bakit kamo? Baka pagdating ng panahon, ako na minilabihin ninyo. Kesa ang piling talino. Amen. Kapatid ko rin, please, I would like to bear this in mind that our passage for this verses 18 to 12, disciples describes. Dinescribe ni Lord ang kanyang mga disipulo. Disciples have described. So, Peter, nakita ang ating Panginoon. Ang kanyang mga unang apat na disipulo, mga kapatid ko rin, Kristo. Amen. Nakita ni Lord si Andrew, si James, si John, with their boats, needs, and relatives, and he said to them, come and follow me. Ano bang reaction sa tinatawag ni Lord? Yung agad yung sinabi ni Lord, come and follow me. Easy sila sa pag-ayawan ng ilang mga lambat. Okay? Sa kailang mga gawain, sa kailang panganap buhay, easy ang mga tao ito. Pero kung sila nilapitan ng ating Panginoon at sinabi yan, come and follow me. Anong ginagawa nila? Take it up. Amen. Take it up. Ano ba? Pagkawa nila sila. Believe everything. Iniwan nila ang lahat. And then follow Jesus. Biro mo, nung sinabihan sila, my Lord, tumayo ka, sumama ka sa akin, halik ka, sumama ka sa akin. Tumayo ka agad yung mga tao, yung dalawang tao, yung apat, yung unang apat na mga sumusunod ni Lord. At iniwan ang kanilang bangka, iniwan ang kanilang laman, pati ang kanilang pamilya, iniwan nila. For God's sake. Kapatid, nakakamangha kung tutuusin. Sabi, biro nyo ang kanilang hanap buhay. Iniwan nila, kapatid. Tumayo mo sila. Tapos iniwan nila bangka. Ang kailang lambat. They got up and left everything. Iniwan nila lahat. Iniwan nila. But the question is, mga kapatid ko ni Kristo, bakit nga sila ang tinatawag? Remember, tandaan niyo, kapatid ko ni Kristo, God can call and use everyone who is really available for Christ. Inawag tayong lahat, puling tawagin ang ating Panginoon. Amen? Puling tawagin ang ating Panginoon at gamitin kung ikaw ay available para kay Jesus. Tanungin yung katabi mo, kapatid, available ka ba para kay Lord? Amen? Amen? Yan ang kagandahan, mga kapatid ko rin Kristo. God can call and use us to those who are available for Christ. Amen. Sila lang ang available na tos pusong tulungkong sa panawagan ng Diyos. Yung mga mangingistang ngayon, sila lang available para kay Lord. Yes, ay pinatawag ni Lord. Pero yung mga negosyante, amen, hindi kayo mag-iwan ng kanilang karinderya, hindi sila available ni Lord. Amen. Kapatid, tandaan natin, yung unang apat na mga disipulo ni Lord, sila lang talaga ang available para kay Christ. Kaya iniwan nila ang lahat, kapatid ko ni Kristo, samantala ang mga tao may mga posisyon. Yung mga tao may mga posisyon, may mga kapangyarihan. Yung mga tao busy sa pagpapayaman, mga kapatid ko ni Kristo.
walang silang panahon kay Lord. Busy sa mga magagandong gawain. Walang silang panahon kay Lord. Amen. Busy sa mga material na bagay. Walang silang panahon kay Lord. Alam mo ninyo, those things, those things can hurt and keep a person away from God. Ang mga bagay na yan, yan ang maging sandik na ikaw ay mapalayo sa Diyos. Kaya marami sa mga tao na hindi makadalo sa misa, marami mga tao na hindi makadalo sa gawain ng Diyos dahil they are not available for Christ. Hindi na kaya ng sakripisyo ang kanilang oras para sa Diyos. Busy sa pagbabantay sa apo. Busy sa pagbawalis. Busy sa pagpipintola sa bahay. Busy sa mga bagay-bagay. Busy sa tindahan. Wala na available. Hindi available kay Lord. Hindi na kaya ng iwan ang kailangang gawain bahay na obra. Dito na kayo. Pasensya na, brad. Dito na ka lang. Bakit ka ka? Kasi, brad, dalating kasi yung anak ko. Wala mapigilin sa bahay. Kaya sa aking anak ko. We are not available for Christ, kapatid Kristo. Amen. Kapatid, yan ang mga taong hirap tugon sa panawagan ng ating Panginoon Jesus upang sumunod sa kanya. Sister Angel, ang dami yung sinasabihan, punta kayo sa ano, punta kayo sa ano, sa pinsayan. Hindi na tugon. Bakit ka mo? We are not available for Christ. Si sister, hindi ko pinataas ang kanyang bangko. May tindahan siya doon. May mga anak siya doon. Kaya iwanan ang kanyang anak. Kaya iwanan ang kanyang tindahan. Why? Because she is available for Christ. Ang ating mga magagawa, Sister Ipon, Sister Baby, iniwan ka ng tindahan. Dari kay Lord. Amen. Sabihin ko sa katabi mong sister, mapalad ka. Mapalad na. Purihin ang kami ng mga isang salita lang. Ha? Isang salita lang ni Lord. Tumalima. Yung unang apat na disipulo ng ating Panginoon, isang salita lang ay agad tumalima sila upang sumunod kay Lord. Amen. Napakaganda ang buhay niya ng kapatid kay Kristo. Now, how about us? Yan ang katanungan, mga kapatid kay Kristo. Yung unang apat, agad tumalima at sumunod kay Lord. Walang tinitingi, walang tanong-tanong. But the question is, how about us? Baka, may mga taong tumalo sa gawain ng Diyos ay napilitan na kung bakit sila ay nasa gawain ng ating Panginoon. Bakit napilitan? Dahil kumari, kumpari, kanyang akay, ayaw mo makapahiya. Napilitan na ng kapatid. O baka, you have to examine yourselves. Tanungin niyo yung sarili kung bakit kayo narito. Mga kapatid ko ay Kristo. Amen. Baka hindi pa handang tumugon sa panawagan ng ating Lord dahil marami ko pang plano na dapat tumatupad alang-alang sa pamilya. May mga taong ganyan. Marami sa plano para sa nagkapamilya, para sa nagpamilya. May sa mga nais gawin, magandang nais gawin, paalang-alang sa kanyang pamilya, kaya ipagdaliban mo ng paglalo sa gawain ng Diyos. Unahin mo ng hanap buhay natural. Unahin ang hanap buhay. Pero kapatid ko yung Kristo, kung ikaw naman ay isang nanampalataya, ang hanap buhay ay nariyan lang yan. You have to sacrifice our time for God. Amen? Kaya,
Kailangan natin mga kapatid kay Kristo to follow Jesus. Ang pagsunod sa ating Panginoon is to enter into discipleship. Amen. Kung ikaw daw, kung tayo daw, ay tungkol sa panawagan ng ating Panginoon, ibig sabihin, gusto kang pumasok sa pagiging disipulo ng ating Panginoon. Gusto kang pumasok, gusto kang sumama kay Lord sa pagiging tagasunod sa Kanya. To follow Jesus is to enter into discipleship, meaning to accept a discipline. Amen? To accept a discipline, pero bakit? Napakarami nating angal. Gusto kang sumama kay Lord. Gusto kang sumunod. Sinabi natin, Lord, I will follow you whatever goes. Kahit anong mangyari, susunod at susunod ko sa iyo. Pero bakit hanggang ngayon ang daming mga angal? Ang daming mga reklamo. Nagreklamo. Reklamo doon. Reklamo dito. Pag sinasabing, alam nyo, mayroon kayong ambagar dito, mas kinahal nyo, reklamo. Tapos, next week naman, sasabihin naman sa preacher, oy, mayroon kayong faith mountain. Naku, Diyos ko po, reklamo. Pag sinasabi naman, sa sunod naman, oy, tayo ang Bosa, ang Bill, Don Mas, reklamo na naman. Tapos, gustong sumunod kay Lord Jesus.